Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes, opo. Paano kayo naloko? Nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Late na po nilang pinadala po yung kontrata. Ano po nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Ang daming pera. Yes po. Pinapakita po nila yan sa amin, sir. Mga pera niya yan? Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, iba po yan. Idol ang dami naman. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction niyo, Sir? Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, sa po, investor din po kami talaga. Hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay papag-aari ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Eh, huwag niyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. So bakit po sa papasan, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Okay, diba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung anong paman yung negosyong yon. Nasaan na po yung mga pera, Sir Yexel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilip. Nasaan na po yon, Sir? Yung mga pera po na yun, Sir Yapi, nasa office po lahat yun. Pwedeng punta niya ng NBI kasama complainant para bawiin na. Okay, naputol siya. Kung totoo man may Hector, maaari nga siguro, pero siya ang nangyari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera tapos yung bank account ng girlfriend niya ang ginamit, pati ng girlfriend niya ipit dito. Sige po, ganun po muna, diretso tayo sa NBI. Sinama ko po to banggitin kanina sa hearing sa Senado. Ito pong si Yexel Sebastian and Mikey Agustin. Kung maalala niyo po noong Friday, inireklamo po yan dito sa amin dahil nga po sa investment scam naman. At nakausap po natin itong si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. At in fact, sabi pa nga nila, yung pera ay nandun para sa office at pumayag sila na maibalik. Pero nung tinatanong ko address at kailan, pinatay natin ang telepono. Okay? Now, kaninang umaga po, may tumawag sa akin na kakilala kong kasabay ni Mikey Agustin sa isang flight papuntang Japan. Papuntang Nagoya, Japan. Kasakay niya, Cebu Pacific. Tinawag sa akin. Hindi ko alam kung itong dalawa, si Yexel sa kasama Mikey, nasa, yan po, sakay po ng Cebu Pacific, papuntang Nagoya, 7:40 yung flight. Hindi ko alam kung sila ay patakas o baka pagdating po doon sa Japan, sila ay magre-recruit ng mga investor. So kayo dyan sa Japan, kung kayo po ay nanonood, sa lahat ng mga taga-Japan na OFWs, kung kayo po ay nanonood, nandiyan po ngayon si Mikey Agustin at Yexel Sebastian. Ingat lang po kayo. Marami na po mga nagreklamo dito na naloko doon sa mga investment opportunity na 1 million kada tao. O depende lang sa trabaho mo. Opo. Pag OFW ka, 200-300. Pero pag negosyante ka, matibay yung trabaho mo, up to 1 million hiningi na investment. Yung pala, yung investment na yun, gagamitin yung pera para doon sa mga sugarol. Hindi naman sinasabi doon kapag niyayaya yung mga investor. Para sa junket. Opo. Junket para doon sa mga magsusugal at ipapahiram yung pera. Parang ganun po yung dating. Pero ang pagkakaalam nila, investment para sa iba't ibang mga kumpanya, iba't ibang mga ventures. Pero pagdating na agad doon sa MOA, kontrata, nakalagay doon loan. Parang ilo-loan, ipapaloan ng investor yung pera dito kay Yexel at saka si Mikey. Pero in fairness kay Yexel, Mikey, meron pa silang isang tao na binabanggit nila, Hector. Hector Pantoliana, Idol Rafi. Ayun, Hector Pantoliana. Okay. Ayan lang po, pinaka-latest development. Ayun po, si Mr. Yexel Sebastian and Miss Mikey Agustin, naispatan po ng kakilala kong OFW, kasabay niyo po, kasakay niya sa aeroplano, Cebu Pacific, papunta pong Nagoya, Japan. Ayan po yung for now. And then, bigyan na naman namin kayo ng update. Siya nga pala, nakausap ko yung immigration. Apo. Sabi ko, bakit na tulad ditong si Yexel Sebastian and Mikey Agustin, naputok na sa social media na maraming reklamo, bakit wala nagagawang immigration? Tama nga naman sagot nila. Sir, Senator, hanggat walang court order, hindi namin ma-hold ang departure ng sino mang pasahero.
So that's why kinausap kanina ang legislative staff ko na pag-isipan namin, pagplanuhan namin kung paano gumawa ng batas na sa oras na merong 10 or more, or maybe make it a little higher para sigurado, o 20 or more complainant naka-file sa DOJ at pare-parehong reklamo, hindi pa nailalagay sa korte, bigyan ng kapangyarihan ang DOJ secretary na para i-hold ang departure ng sino man na marami ng reklamo sapagkat siya ay nanluloko. Di ba? Opo. Yun yung ipa-file ko. For now, pwede maglamas-pasok ang sino mang mga may reklamo sa kanila ng panluloko.